Guys, welcome back again sa ating YouTube channel. Ito yung ating second video ng ating or part 2 ng ating question and answer, yung mga tanong ng ating mga ka-member. Dito tayo sa ating farm sa Quezon, Nueva Ecija. Ayan, ito yung ating taniman ng mga ubas. So ayan, yung mga naka-UV ko, ayan. Greenhouse ko sa likod. So, itutuloy natin yung ating question and answer ng ating mga member na nagtatanong dito sa pag-aalaga ng ubas. Yung ating huling yung ating part 1 nagtapos kay Sir Tolentino ato, ano? So, yung susunod na video natin na to, yung part 2 ng ating question and answer, ito yung ating unang tanong ng ating ma'am, si Ma'am Yula Aquino. Ma'am, ito po yung tanong mo. Bakit po yung mansana seedling ko di na gumanda ang dahon, kulubot, at parang di lumalaki? Ito ma'am, yung problema ng mansanas mo, kung bakit siya nagkakakulukulubot, hindi gumaganda, pwede po natin palitan yung kanyang lupa. Palitan po natin. Kasi yung lupa po na nagamit nyo, baka masyadong acidic. Pwede nyo po siyang palitan kung ano po yung nagamit nyo na taniman ng inyo pong mansanas. Tsaka po ilipat nyo siya sa mas malaking taniman, kung naka-direct po ba yan, saan po ba nakalagay yan, or sa seedlings bag, pwede po natin palitan. Minsan po, kaya nagkukulukulubot yung minsan yung dahon nila, pinupuntahan ng mga aphids, yung mga insekto. Tignan nyo po ilalim, baka meron mga insekto, spray nyo po ng 7 para umalis po yung mga insekto. Kay Ma'am Sally Pilar, Sir Mark, paano po patabain yung fruiting arm? 7 months na po ubas ko from transplanting. Nasa big container siya nakalagay. Victoria grapes po. Yun ma'am, para po tumaba po yung ating grapes, dapat yung binibigay po natin na fertilizer, yung kinakain nila ng mga nutrients, para maging healthy po yung ating mga tanim. Minsan po kasi kapag ka nakalagay sa container, hindi makalago yung ugat nila. Kumbaga, control lang, parang nabobonsay sila pagka yung mga taniman eh hindi po laya. Ano po, mas maganda po kung ang ating ubas naka-direct sa baba. Ano po, makakalaya na maayos yung kanilang mga ugat. Para po tumaba po yan, lagyan po natin ng fertilizer, yung mga cow manure, carbonized risal, mix nyo po dun sa lupa niya. Check nyo po kung laging bumababa yung tubig para hindi po makaroon ng sakit yung ating mga ubas. Kasi karaniwan po pag nasa container, limit lang po yung lupa na o yung ugat na kuha na ugat niya. Saka dapat continuous po yung paglalagay natin ng fertilizer. Kung medyo payat po siya, kung gaano na po siya kataas, try nyo po putulan yung ibabaw, trim nyo po para yung puno niya lumaki. Yan po yung mga experience ko sa mga nasa seedling bag ko, yung malalaki, 13 by 13 by 23, minsan hindi tumataba. Ang ginagawa ko, pinuputulan ko sila para magtalbos ng panibago. So, pag naglabas po ng panibago yan, check nyo, lalaki rin po yan, basta naibibigay po natin yung kailangan ng ubas natin. Kay Rochelle Esteban, Sir, pag nag-dieback na ba, patay na ba yung cutting, sabi as, patapon na ba yon, sabi niya. Eh, karaniwan po, pag nag-dieback, talagang halos wala, 50-50 po yung chance niya na mabuhay. Kapag ka po yung ubas nyo na tinanim, ay naglanta yung talbos na dapat na humahaba. Karaniwan po yan, pag nag-dieback, medyo maliit na po yung chance na mabuhay po siya. Kasi minsan, baka mamaya, bagong tanim lang, nauna lumabas yung talbos, medyo mainit, nabilad, or nagalaw, napaka-sensitive po kasi niyan. Talagang pwede pong mag-dieback, mamatay po ng tuluyan po yan.
Tanong po ni Ma'am Ana De Vera. Sir, nag-try ako magtanim dito sa Manila. 1 month and 3 weeks. Na mula nang itanim ko sa malaking timba. 5 feet na ang taas niya. Kaso yung pinakadulo niya, 1 and 1.5 feet ang haba. Ang liliit ng dahon, parang sunog. Bakit kaya ganito? Salamat po. Ma'am Ana De Vera, yung pong ubas, baka po naka-open yan. Naging nauulanan. Anthracnose po. Yung tumatama dyan, nagkakaroon po ng sakit na susunog yung mga dahon. Dito, meron po ako nasa open. Ito po, meron po akong hindi nakapasok sa greenhouse. Ito pong variety na to, medyo mahina yung variety niya. Nakita nyo? Hindi po ba? Kawawa po yung ubas nyo kapag medyo mahihina sa ulan. Ito pong kiyoho ko, medyo nakagitna kasi rito. Exposed siya sa ulan. Ulan ng araw. O, ito po yung nangyayari. Pero hindi po namamatay yung puno niya kasi ang affected lang naman po itong mga part na natatamaan. Pag pinutol nyo po yan, bagong talbos na naman yan. Kaya lang, pag naulan, ito po, sanhi po ito ng ulan. Ano po, yung palagi ang ulan, lagi po silang basa. So, ito po yon ma'am. Kaya po nagkakaroon ng kulukulubot, saka ayaw lumaki po yung ating ubas. Yung kay Ma'am Merlin Solas, Sir Mark, may 3 years na po ang aking apple tree. Bakit hindi pa po nagkakaroon ng bunga? Please, pahingi po na advice. Ma'am Merlin, yung pong masanas pag galing po sa buto, karaniwan po yan. Pagka talaga lumaki sila ng maayos at healthy sila, karaniwan po nagbubulaklak yung mga mansanas. Mga 5 years pataas po kung magbubunga man po siya, ha? Depende po sa variety. Kaya po, kung 3 years pa lang, antay-antay pa po tayo. Yung sa akin po, 4 years na po yung mga apple ko. May mga part na gumaganda siya, makikita mo parang magbubulaklak, pero hindi nagtutuloy, ganon. Antayin po natin, basta po na ibibigay po natin yung tamang pagkain na kailangan nila. Antayin po natin, huwag po tayo mainip. Pwede rin po natin i-grafting or budding kung meron po kayo makukuhanan ng pandugtong, ano po, yung sayon po, para mas mabilis siya magbunga. Yung kay Ma'am Winnie De Mesa, good eve po. Ilang buwan po bago magbunga ang ubas? Ito, magandang tanong din po to. Yung marami po lagi nagtatanong nito kung ilang buwan bago magbunga yung ubas. Ang pinaka the best po na pagpapabunga sa ubas ay 1 taon pataas. Ano po, 1 taon pataas para po magbigay siya ng magandang mga bunga at bulaklak. Kapagka po kasi masyado pa silang bata, medyo nahihirapan po sila pagdating sa magbulaklak man, medyo maliliit, ganyan. Huwag po nating apurahin. Kung ano man variety po yung meron kayong ubas, kung yan po ay umidad ng 1 taon pataas, napalaki natin na maayos, magbubunga po yan. Basta po naalaga natin na maayos at tama po yung pruning na ginagawa po natin, Ma'am Winnie. Melissa Aguilar, paano po patubuin ulit mga grapes cuttings, unang usbong ng dahon na punggus tapos nawala dahon, tumubo po ba ulit? Ito po yung tanong ni Ma'am Melissa, yung tungkol sa cuttings na itinanim niya, napunggus daw, namatay. Siguro po baka nag-dieback, namatay. Pwede pa raw ba uling tumubo? Pagka po gusto niyo po makasigurado, pwede niyo pong kurutin o lagyan kurutin, kaya ako po sinabing kurutin, kutkutin niyo po yung part na ibabaw sa kay gawing gitna o ilalim para makita niyo po kung buhay pa, kung green pa. Pagka po kasi nag-dieback, karaniwan po yan na nagalaw o nabulok yung ilalim, kaya po sila namamatay. Ilang taon po yan bago magbunga? So yung post ko po na yun, Brazilian hybrid po siya, 2 years old. Dinugtungan ko po ng bagong variety na galing ng ibang bansa. Yun, kaya po nagbunga siya, mabilis siya magbunga pagka po ganon, Ma'am Lydia Jacinto. Ano pong magandang medium sa red cardinal? In-check yung pangalan niya, hindi ko po mabasa. Hindi po tayo marunong sa kwan.
Ano po magandang medium? Eh, po yung tanong niya sa Red Cardinal. Ito ako po to, ah, yung pinakikita po niya picture ay kalos. Ano po? Kalos po to. Ayan, kung nakikita niya po yung picture na ipinakikita niya, nagkalos po yung cuttings na ipinakikita po ng nagtatanong kung ano po magandang medium. Gumamit po kayo ng garden soil saka ng carbonized rice hull kung ano po yung medyo available na medyo malalabo yung lupa. Yung hindi po maistakan ng tubig, ha, huwag nyo po hayaan maistakan. Mabubulok po yan kahit po sabihin nyo may ugat na. Pwede po kayong gumamit ng lahar para po mas safe, mas mabilis bumaba yung tubig. Napaka-importante po sa ubas nung sa pagpapaugat yung bumababa po yung tubig agad, hindi po nag-i-stack. Ito po yung tanong ni Ma'am Rix Lara. Ano pong name ng YouTube channel? Ay, hindi pala tanong to. Tinatanong ni Ma'am Lara kung ano yung YouTube channel ko. Yung pong YouTube channel po nating mag-uubas ay Mark Tino po. Mark M. Tino. Ayan, search nyo na lang po. Mark Tino. Para po makita nyo yung ating mga video sa pagtuturo po natin, sa pagbabahagi po natin ng kaalaman sa pag-uubas. Yung po ay based lang po sa aking experience. Tanong ni Ma'am Karing Pulya, bakit di nagbubunga yung ubas ko 2 years na? Ma'am Karing, pwede nyo pong i-pruning. Ano pa, baka po hindi nyo po pinupruning. Ibig sabihin po ng pruning, yung kinakalbo nyo po yung puno ng ubas, tinatanggal nyo yung mga dahon, tinatanggal nyo yung mga sanga, pinuputulan para po mapabunga. Pero advice ko po, kung maulan po sa inyong lugar, lalo po ngayon, rainy season dito sa ating bansa, antayin nyo na lang po na hindi na matapos yung ating rainy season. Kasi once na mag-pruning po kayo ngayon, tinamaan ng ulan, yung bulaklak na bumubuka, mabubulok po yan. Sayang po yung time. Mag-aantay na naman po kayo ng 4 months para 5 months para maging matured yung kanilang mga cane. Ano po? Kay Rodrigo Bagon Villana. Ayun po, sir. Sir, bakit nalanta yung grapes ko? Nag-iisa pa naman. Sir Rodrigo, dito po sa picture nyo, medyo malaki na po yung grapes nyo, nalanta. Ano po? Check nyo po, baka na root rot yung pong ugat. Baka nabulok na. Kasi po, dito po sa picture nyo, tuyo na yung inyo pong grapes. Naglanta. Baka po na root rot, check nyo po yung ugat nya. Saka baka may binabahaya ng langgam sa ilalim. Ganun po. Or anay. Ito po yung tanong ni Sir Satar Amping. Bakit ang variety katawa ba ay lahat maasim? Meron kasi aking kahit medyo violet na maasim pa. Sir Satar, yung pong katawa or lahat ng ubas po matamis basta po tama sa araw yung kanyang harvest, control yung tubig bago ito i-harvest, yung nutrients sa kinakain nila. Matamis po yan, basta po tama sa araw. Intayin nyo pa po siya na mahinog. Huwag nyo po apurahin. Kasi ang katawa po, mahaba po ang araw po niyan bago mahinog. Nasa pa 150 days po yan. Para po makuha nyo yung kanyang pagkahinog. Siyempre po, napaka-importante po sa pag-uubas, lalo kung may bunga at pinahihinog nyo, kinukontrol po natin tubig. E paano mo makukontrol yung tubig kung walang hinto ang ulan? Yan po, ah. Mahirap pong kontrolin. Kaya pinaganda po ng may UV plastika or greenhouse, nakukontrol nyo po yung tubig. Pwede nyo hindi siya diligin kapag ka mag-harvest na po kayo. May mga bunga po yung ubas ko. Papakita ko po sa inyo kung paano sila inaalagaan. Yan, kung makikita nyo po yun, mga nakasupot ng puti. Yan, yung mga bunga niya. Yan, ito nyo po. Nakakasabit yung soup nila. So, sunod po kay Ma'am Chona. Last question po natin para sa ating second, sa ating part 2. Chona ni Carbibas, paano po ba magparami ng bunga? Kasi sa akin, iilan lang naman ang bunga.
kukunti yung bunga nung ubas ni ma'am. Baka po unang bunga pa lang po yan. Ito pong picture na pinadala nyo ma'am, kataw ba po ito? Kaya may bunga nga po, maliliit na po yung bunch niya. So kataw ba po ito? Sa unang bunga, konti lang po yung binubunga niya. Talagang konti lang po. May mga variety po kasi na maliliit lang yung buwig o yung bunch ng bunga niya na lumalabas. Kaya po, yun nga po, maliliit po at kukonti dahil kataw ba. Pwede nyo pong sa susunod po na pruning nyo, check nyo po lahat ng cane niya para mapabunga po natin na marami. Meron po kasi mga variety na talagang madami silang magbunga. Sir Jimmy, hello bro Jimmy. So yun lamang po, maghihinto po tayo kay Ma'am Chona sa kanyang tanong. Ano po, antayin po natin yung ating part 3 ng ating question and answer. Yan. Yung mga natapos ko na po, pinupusuan ko para matandaan ko po yung mga sinagot, nasagot na natin na tanong. So far, wala pa naman po tayong nauulit na tanong. Tanong po natin ay naghinto kay Ma'am Chona. Ang susunod po kay Sir JR De Malanta. Ayun po. Yun po yung sa third video po natin na gagawin. Sa inyo po, yayariin po natin lahat ng tanong nyo para po masagot po natin yung inyong katanungan. At kung may mga iba rin na may tanong, mapanood po nila yung ating video. Same question naman po. Marinig po nila yung inyong tanong at tsak yun din po yung kanilang inaabangan na bawat tanong sa kanilang pag-aalaga. So yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood sa ating YouTube channel Ubasan ng Pilipinas po dito sa atin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang aking pong itinuturo ay based lamang po sa aking mga experience dito sa aking taniman ng ubas dito sa Quezon. Yeah. Ito po yung mga bunga ng ating roots. Yan, nakakasupot. Yan, nakakasupot siya. Nahawak po ako, hindi ko mabuksan. Yan, ito po yung mga bunga nila. Yan, nakakasupot. May nakalabas na isa. Nakita nyo to, yung bunga ng aking grapes sa bote, sa wine bottle. Meron po ako nilagay. Yan. So, ilang po at maraming salamat po. Ingat po kayo lahat.